Tumaas ang kaso ng dengue sa 10 rehiyon sa bansa. Sa monitoring ng Department of Health, mula January 1 hanggang May 21, naitala ang 34,938 na dengue cases sa buong bansa. Lumobo ito ng 23% mula sa higit 28,000 na kaso sa parehong panahon noong 2021. Umabot naman sa 108 ang nasawi dahil sa kagat ng lamok, kabilang ang pinakamarami noong Abril na pumalo sa 42. Kinamamatay ng mga dengue patients ay yung huli ang pagdala sa ospital. Talaga naghihingalo na. Wow. So hindi ho dapat ganoon. 0.45% ano? Mm-hmm. Ang so far naging case fatality rate natin, karamihan nga dito ay mga bata, ano? Umabot na sa 42. Karamihan ng mga kaso ng dengue ay mula sa Central Visayas na may higit 4,500. Sunod ang Central Luzon na 4,312 at Zamboanga Peninsula 3,215. Samantala, bukod sa nabanggit na tatlong rehiyon, sumirit din ang dengue cases sa Cagayan Valley, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Davao Region, BARMM at Cordillera Administrative Region. Natin ay pag-ugnayan ang ating regional offices ng DOH sa 10 kung saan natukoy ang may pagsipa ng dengue sa mga kanilang mga local government units, no, na magsagawa ng population-based services katulad ng vector control, no. Paalala naman ng DOH, gawin ang 4S kontra dengue. Seek early consultation. Search and destroy, lalo na ang mga pinamumugaran ng lamok. Self-protective measures, gaya ng pagsusuot ng mahahaba at light-colored na mga damit. At say yes to fogging. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Lizelle Onse. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.